Okay, shout out sa ating mga bagong subscriber pala sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang po kayo dito sa ating YouTube channel, kung gusto nyong matuto sa ating mga tutorial or iba-ibang mga tutorial natin, please subscribe naman po dito sa ating YouTube channel, Windar TV. At saka yung mga nakaraan nating video about sa pag-flash ng mga modem na 5B5, kagaya ng Globe, PLDT, at saka Converge. Ilalagay ko rin sa description yung mga flasher pala nito na 5B5 na modem. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano pala ang tamang paggamit ng 5B5 na galing sa UPC to EPC. Kasi yung NAP pala natin, kasi ito yung NAP. Yung NAP natin is naka-blue port po tayo. Ito. So ngayon, ang gagamitin natin na router ay is yung green port. Ito, yung Globe. So marami kasing nagtatanong, mataas daw yung reading pag ang green port is gagamitin natin sa blue port. So gagana po yung green port sa blue port po. So ang una po natin gagawin ay ito po yung setup pala ng pa natin yung setup. Ito. Yung blue pala, ito yung isasaksak natin papunta doon sa blue port natin na NAP box. At saka yung green, ito yung papunta sa modem. Ayan. Kasi green modem tayo eh. Ayan. Makikita nyo ba? Ayan. So, ayan. So, bali, yung modem natin is dito natin isasaksak yung green. Ayan. Ayan. So, yung blue is ito yung para sa NAP box. Ayan. So, magre-reading tayo kung paano yung ilan ang reading sa ating NAP galing sa OLT natin. So, pasensya na sa ating setup is medyo magulo pa kasi bago pa lang ako sa OLT, wala naman akong ka-idea naman sa OLT, walang nagturo. Tamang research lang. So, ayan. So, ngayon, hindi natin ito gagamitin yung patch cord na ito. Mag-splice tayo ng bago. Ayan. So, ang una natin gamitin na connector, ito lang. Yung mumurahin lang, binili ko ito sa Lazada, is 10 piraso is 110 ata yun. May kasamang shipment nasa 180 something. Oh, ito. At saka ito naman yung green na port. Maraming nagbibinta ito sa Shopee. Is mura lang to. Parang 12 pesos lang ata ang isa nung bumili ako nito. Ayan. Ilalabas natin. Ayan. Ito siya. Ayan. Ito yung loba niya. Ayan. 15 pesos na ata ngayon ito sa Shopee. Sa Shopee ko ito nabili. Ayan. So ngayon, mag-splice muna tayo ng bagong fiber wire. So, ito yung gagamitin natin is si kulay red. Ayan. So, kung paano ang sukatan nito, kung ilang sukat pala dito para makuha yung tamang timpla nito. Ayan. So, ngayon, ulitin ko yung NAP natin is naka-blue port tayo. So, magre-reading muna ako para makikita kung ilang reading yung NAP box natin. Ayan. So, ulitin ko yung blue pala is doon sa NAP. Ayan. So, magre-reading pa yun. Yung pang-reading ko pala is yung mini. Mas accurate kasi ito hindi ko alam, basta sa akin is accurate, kung sa inyo is hindi accurate, mas preferable ako dito. Ayan. So ayan, magre-reading tayo. Makikita niyo siguro. Ayan. So nasa negative 12 lang tayo. Ayan. So negative 12. Makikita niyo patayin ko yung ilaw. Ayan. Nakikita nyo, negative 12 po tayo. So, ngayon, mag-splice tayo ng bago.
Ayan. Mag-splice tayo ng bago. Hindi tayo gagamit ng PLDT plus curve na yung nagawa na. Gagawa tayo ng sariling atin. Ha. So, ayan. Ano na natin gawin? Ito, mag-splice muna tayo. Ayan. Splicing. So, nga pala, ako is wala akong kwan. Wala talaga akong gamit na mga kwan. Gamit lang ako ng splice. Kasi DIY lang tayo eh. Ayan. So, tamang kwan lang. Cut. Ayan. So, ayan. So, alawa, meron tayong pang kayas ng fiber. Ayan. Ayan. So, yan na siya. Pero, wag niyo pong i-manual itong ikakat. Like, yung gagamitin niyo is yung koko lang. Kasi, yung kuhan niya is yung laser ba. Hindi mag-straight papunta sa IC connector. Yung iba is masisira or mabibiyak yung glass niya. So, ngayon, meron akong pangkat dito. Gagamit tayo nito. Ayan. So, sa sukat pala, meron akong pang sukatan. Ayan. Kung ilang mm yung gagamitin natin. Ayan. So, para sa pagsukat naman. So, ayan. Lagay lang natin siya dito. So, kung makikita nyo. Ayan. Ayan. Lagay lang natin siya. Tapos, dito may number kasi dito eh. Kung makikita nyo. May 20, 25, 30. So, lagay lang natin siya sa 34. Ayan. 34 lang siya. Hindi siya sa 35. Kasi, ito yung gagamitin natin na blue connector. Ayan. Magka-cut na tayo. Ayan. So, lagay lang natin dito ng tama. Ayan. So, i-close natin. Ayan. Cut. Ayan. So, na-cut na siya. Ayan. So, maganda na yung pagka-cut natin. So, kung mayroon kayong tissue or kahit anong kwan dyan na magagamit niyo, mas better is tissue at saka alcohol. So, ayan. Sa akin is, wala na. Kamay-kamay lang tayo. So, papasok na natin siya dito. Ayan. Ayan, pasok na natin siya dito. Tsaka, i-unlock muna natin. So, una natin papasok is ito. Yung pang-lock niya. So, ayan. Mano-mano lang tayo talaga. Kasi wala tayong pang... Wala tayong ibang tools. So, ayan. Insert nyo lang dito. Ayan. So, hanggat masagat. Sagadin nyo. Okay lang may bend siya kahit konti. Or... Huwag naman yung sobra. Ayan. So, pasok na natin. So, lock na natin. So, lock. Tapos, yung lock niya. Insert na natin sa kanya. Ayan. So, try muna natin mag-laser. So, mag-laser muna tayo kung good ba yun. Wait, binalatan ko muna yung kabilang dulo. So, nakikita nyo may ilaw na siya sa... Ayan, kung nakikita nyo, hindi nyo ba nakikita? Ayan, may ilaw na siya. Ayan. So, wait a moment. Ayan. So, good na yon. So, hindi pa natin masasabing good pala. Kasi nga, yung sa dulo pala is yung kulay green na connector yung gagamitin natin. So, doon natin makikita
sa knot natin kung ilan na yung reading mamaya. Ayan. See, may listener na siya. So, ngayon, babalatan ko ulit yung dulo. Ayan. Babalatan natin. Ayan. So, nabalatan na. So, yung tamang sukat pala nito is dito, may sukatan na naman tayo. Kasi iba-iba yung sukat nila dito eh. Sa blue at saka yung green connector. So, ang sukat pala nito is yung wait ha, i-insert ko muna. So, ang tamang sukat pala dito is nakalagay siya sa 36, yeah. Kanina ay 34 lang yan eh. Eh, ngayon sa 36 tayo. Ayan, nasa 36. Kanina is 35. So, ikakat na naman natin ulit dito. Ayan, simple lang. Kung meron kayong, ayan. So, 36. Lock. Ayan. So, ulitin ko, 36 po siya. Doon sa, kuha natin. So, ito na. Ilalagay na natin dito sa blue. So, kasi meron kasi nagtatanong sa akin, yung iba kasi, paragi silang nagtatanong, meron kasi akong binibenta na 5B5. Sabi nila, is blue yung gamit nila. Naghahanap sila yung sa fidelity kasi blue eh. Ngayon, okay. Sinabihan ko na okay naman yung green na gagamitin kasi sa akin is green light yung ginagamit ko eh. Pero yung knot ko is blue. Pero sa akin naman is good naman siya. Papakita ko sa inyo mamaya yung pinakamataas na reading sa client ko. Sa client ko is meron akong negative 13 ata yung pinakataas. So, 2 kilometers po yung layo niya eh. Galing dito sa server ko. So, ngayon, i-insert na natin itong lock niya. Ayan. So, ayan. Tapos, hindi natin kalimutan para ma-unlock yung kwan connector natin. Hindi natin kakalimutan i-insert ito yung pin niya. Ayan. Ganyan yung forma niya. Ayan. So, tapos, ilalagay na natin itong holder niya. Ayan. Ayan, tapos lock. Ayan. So, ayan na siya. So, insert na natin siya dito. So, huwag niyong kalimutan na maglinis pala bago niyo i-insert para maganda yung reading. So, sa pag-insert lang is mas maganda ito is mas madali siyang gamitin di tulad nito ba. Pero okay naman to. So, ayan. Parang butterfly lang siyang gagamitin mo. So, insert. Ayan. Insert mo lang. So, may bend siya konti kasi yung sukat natin is tama-tama lang sa kanya. So, close na natin. Ayan. Unlock. So, ayan. Na-unlock na natin. So, galing dito tayo mag-releaser ulit. Papunta dito. Ayan. Mag-releaser tayo dito. So, ayan, kung makikita nyo, may lumalabas na color red. Ayan. So, napaka-lakas ng ilaw ng laser natin. So, ngayon, mag-test na naman tayo dito sa ating NAC kung ilan yung power source of yung power na makukuha niya doon sa OLT natin. So, ngayon, una natin gawin is yung blue is para sa NAP kasi yung NAP natin is kulay blue. See? So, ngayon, insert na natin to dito sa NAP natin. Ayan. So, ngayon, ito na naman ang mahiwaga kong tester. Ayan, yung mumurahin lang. 500 lang pero swak
Hindi ka na kailangan ng double E battery, chargeable na. Hindi to promotion, kundi sample lang sa inyo. Ayan. So, magre-read na tayo dito. Ayan. Ayan. So, napakaganda yung reading niya. 12 yung sa negative 12 sa ating NAP. Pero nakukuha natin si negative 13. So, isang loss lang. 12 kasi yun kanina. E ngayon, is 13. Patay natin yung ilaw para makikita nyo na 13 siya. Ayan. Negative 13. See? So, ngayon, itatry natin sa modem. Ayun, meron na akong modem dito. Ayan. Meron akong modem na globe. Ito siya. So, iyon muna natin. Hintayin na lumabas yung kulay pula, yung loss. So, ayun. Balik tayo. Ito may kulay na siya na red. Nakalagay is loss. So, ngayon, para tatagusin na natin ito yung PPPA account sa ating Microtech. So, let's go! So, ngayon, ito na yung isi-connector natin ng kulay green. Yung NAP natin is blue, is yung connector natin is green. So, ito yung gamitin blue. So, ayan, mag-i-insert na tayo para mawawala yung loss. Yung loss. Ayan. So, nakikita niyo wala na, hindi na umiilaw yung loss natin. So, ayan na siya. So, lipat na tayo dun sa computer natin para makonnect na natin siya sa ating OLT. Ayan. So, pasensya niyo na. Mag-isa lang tayong gumawa ng video. So, ayun. I-access na natin siya doon sa browser. Ayan. Access na natin yung IP ng modem natin. So, 192.168.100.1. So, ay, hindi pala natin nasaksak yung LAN port. Ayan. So, hindi na umilaw yung red. Nakikita nyo naman. So, dito, lipat tayo dito sa browser natin para ma-access natin yung admin ng 5v5. So, username is telecom admin. Password is admin telecom lang. So, ito na siya. Arang, accept lang natin. So, makikita nyo dito sa homepage. Ayan. So, may internet na siya. Ayan. So, one device connected. So, ito. Dito pala sa system and permission. And permission. Nakaipon pala tayo. Ayan. Nakaipon yung setup natin. Kasi pag hindi natin i-plus ito to interipon, hindi po ito gagana sa ating OLT. So, ayan. Sa optical, check natin yung optical kung magkano yung reading niya. So, sa ngayon, is nakukuha natin reading is 14.10. So, medyo maliit lang yung agwat nila sa ating tester. Kasi yung tester natin, i-check natin dito kung magkano talaga. Ayan, ang mahiwagang tester. So, nakukuha natin is 13. Negative 13.44. Ayan. So, ulawan natin kung nakikita nyo ba. Kung hindi, basta yun na yung reading natin. So, ayan. So, hindi sila malayo sa nakukuha sa modem mismo. Ayan, insert natin ulit. So, nagre-red siya kasi unplug yung connector. Ayan. Ayan, insert natin ulit. So, nawawala na yung loss.
So, yun lang ang tamang sit-up. Kaya, huwag na kayong hahanap ng blue kung wala namang blue. Pwede naman yung green. Is yung hanapin nyo lang is yung connector na green. Sige. So, ngayon, ititest na natin kung mayroon ba siyang antenna. So, gawa muna tayo dito sa one na... Ah, hindi. Dito pala tayo sa settings niya. Punta muna tayo sa LAN. Iti-check natin ito lahat. Kasi lahat ay gagamitin natin. Ayan siya. Apply. Tapos, dito sa 1, gawa tayo ng PPPPOA. Ito na yun, PPPOA. Yung VLAN is disable natin. Dito, lagay natin yung password. So, yung password natin is sample gago. Ito is yung ako kanina is bingo. Ayan. Tapos, password. 1, 2, 3, 4 lang yung password ko. It's check natin itong LAN 1, SSID 1, LAN 2, LAN 3, at saka LAN 4, SSID 5. So, dito pala sa na-type is lagay natin sa call pa na. Ayan. Apply lang. So, check natin. Ayan. Siya. So, check natin kung may internet na siya. So, checking mo na abnormal nakalagay kasi parang hindi pa naka-detect or may mali sa account na ginawa natin. Check natin ulit. Ayan, window is 154. Wait a moment. Window. Pag-inutan ko yung password eh. Pasensya na. Tao lang. So, ayan. Parang 1, 2, 3, 4, 5 ata yung password. So, ayan. May internet connection na siya. So, mag-speed test tayo dito sa ating computer. So, ang binigay ko ay hindi pala naka-static pala yung pa natin yung computer. So, hindi muna natin siya i-static. Para katabos na yung internet. Ayan, okay. So, nag-start na yung natin. So, ayun, may internet na siya. So, reload. So, check natin. Kasi yung nilagay ko sa window is 80 Mbps at yun or 100 something. So, mag-speed test na tayo. Ayan. So, let's go! Speed test na tayo. Ayan, may internet na galing dito sa modem na to. Ayan, nakukuha niya naman. Is yung nilagay ko pala dito ay 70 pala yun, oh, 70 Mbps. So, ayan. So, nakukuha niya yung internet is, yung download is 68 Mbps. So, meron siyang loss na 1 Mbps something. Pero, accurate na naman, okay naman yan. Iyos. Yung download naman is 68 din. 68.93. So, ayan. So, sa mga bago pala sa OLT, yung OLT na ginagamit ko is yung token lang. Binili ko rin ito sa Lazada. It's worth of 19,600. Yun yung binili ko yan. From China pa siya, as of now, 2 months use, is good naman siya, walang problema. May problema ako sa pag-deploy ko lang nung una kasi baguhan lang ako dito sa OLT. Yung una ko kasing setup is puro MediaCon lang yun eh. Is yung MediaCon kasi is hindi siya sensitive. Okay lang kahit yung koko nyo ay pang-cut doon sa fiber mismo. Good na yun sa kuan sa mga MediaCon. Pero dito sa OLT, hindi talaga pwede. Pas kasi pag may basag yung dulo sa fiber natin, is napakapangit na yung reading niya. Yung reading pala nito is 24, negative 24, good pa naman, or 25.
Pero kung 25, 26 pataas, may internet naman siya, pero pawala-wala. Minsan wala talagang internet, pero hindi ito umiilaw yung loss. Pero may internet naman kahit negative 30 pa, pero hindi na siya recommended talaga kasi napakahina na yung internet na makukuha ni client. Eh baka itapo na yung modem niyo, sobrang hina talaga. Pero 24, good naman siya, negative 24, napaka-good na po yun. So kung meramidyuhan nyo pa na kahit negative 19, 18, 17, so mas better. So ngayon, dito na tayo. So una ko pala, ito yung gamit ko is green ha. Isa ka doon sa kwa natin, sa nap natin, ayun. Yung nap natin is naka-blue tayo, ayan. Ayan. Pit natin konti, ayan, blue. So, ayan lang ang pagtamang setup lang, guys. So, wag na kayong hanap ng blue is wala namang blue. Is, yung green is okay naman yung green. Is, mas mura pa kaysa blue, di ba? O nga, iba-iba yung connector. So, dapat, iba-iba din yung bili niyo connector, may blue at saka yung green. Ito. So, siya green at saka ito lang. Kasi hirap na ngayon yung butterfly. Minsan, mahal yung butterfly. Ito is mura lang, 100. 100 lang, 100 plus, may 10 ka na nito. 110. So, ito, binili ko ito is 12 pesos ang isa lang. So, good naman siya. So, ayan. Michelle. Napaka-good na po niya. So, kung meron kayong katanungan about dito, kasi next, ipapakita ko mismo doon sa labas, 2 kilometers from OLT natin, na ito yung gamit natin na modem, kung ilang reading makukuha natin. So, ngayon, ililipat ko man na sa OLT natin, ipapakita ko sa inyo, kung tunay yung sinasabi ko sa inyo, na bababa talaga yung reading doon sa mga client ko. So, let's go. Lipat mo na akin yung LAN port. So, ayan. Mag-static muna tayo kasi hindi natin ma-access yung OLT natin pag hindi tayo mag-static. So, 192.168.0.2 192.168.0.88. So, ayan. Access natin yung OLT natin. 192.168.0.88. Password. Ayan. So, ayan. So, unang NAP ang ating i-access. So, punta tayo sa UNO management. So, sa ngayon, itong NAP na to is merong ilang client to? 11 client. So, makikita nyo ko light green lahat. So, ayan, kung kayo nang humusga kung ilang reading nakukuha nila. 2 kilometers po yan from min NAP ko. Yung min NAP ko kasi is 1 kilometers is yung second NAP is 2 kilometers na. Ayan. So, kung nakikita nyo ilan yung reading, is yung pinakamataas dyan na reading is negative 19.79. So, ayan. Yung pinakababa naman is yung 15.75 or 15.7. Pinakamababa na reading na nakukuha ni client. So, ngayon, isa itong NAP na ito is merong online na 10 client. Yung isa is parang pinatay ata ito kasi naka-down eh. So, ngayon, pero yung reading niya last is 18.51 naman is good yan. Patay ito. Pinatay yung router. So, baka walang tao sa kanila. So, ayan. So, yun lang, mga sir. So, kung meron kayong ibang katanungan about sa OLT or gusto nyo nang mag-OLT, pwede naman kayong mag-message din or mag-comment sa ating comment section sa baba. So, para naman ganahan tayo sa next vlog, baka naman pwede kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel para
yung hirap talaga sa OLT or walang ka-idea-idea, is pwede nating tulungan. Tayo na naman ang magtutulungan, walang iba. Sa atin, kung gusto nyo, kung meron kayo, malapit lang kayo dito sa akin, is pwede naman akong magturo, walang bayad, tama lang, coke lang, okay na yan. So, actually, nung una is wala akong ka-idea po about sa OLT kasi sabi ko nga sa inyo, galing ako sa Mediacon or LAN, LAN to LAN lang, nag-upgrade ako ng Mediacon. Pero nga, o nga, yung sabi ko is yung Mediacon is hindi po siya sensitive about sa pag-splice. Basta tama lang yung paglagay mo ng fiber doon sa IC connector, is malinis lang, is good na yun sa Mediacon. Basta walang puto lang. Pero dito sa OLT kasi, need talaga siya ng magandang pangputol talaga dun sa fiber. Yung sa akin is mumurahin lang to. Yung Kleber, tawag nito is Kleber ba? Fiber Kleber ito. Nabili ko lang ito is yung kit nito. Kasama ito eh. Ito pair, ito yung, yan, kasama sila nito. Pero hindi ko to ginagamit kasi parang hindi ako marunong nito siguro sa paggamit. Hindi ako marunong. Kaya ang ginagamit ko is ito lang. Is less battery pa kasi chargeable lang siya eh. Mura pa, 500. Maganda. Saka pwede mo rin siyang pang-ilaw if gabi ka akyat doon sa nap mo. Ayan. See? Lagay mo lang sa baba mo, mag-splice ka na, di ba? So, good na good pa rin to. Pero na pa rin sa inyo kung ano yung maganda sa inyo, di ba? Sa akin kasi is maganda to. So, ngayon, next natin kagawin is iti-test natin yung lahat na port, di ba? Para makumbinsi ko naman kayo na okay talaga yung green port sa blue port. Pero, meron palang hindi pwede tulad ng ganitong setup. Yung magdugtong pala. Ayan. For example is magdugtong kayo ng fiber, hindi siya pwede pag silang dalawa nagsasama. Ayan. Pag dinugtong sila, hindi po yan pwede po. Okay lang, yung sa kabila is blue, is doon sa kabila sa dulo is blue naman. If magdugtong kayo, dapat isang kulay lang. Or green yung gamit ninyo, dapat green din yung dito. Pag blue, is blue din yung sa kabila. Kasi iba-iba sila dito ng kuwan sa itaas yan. Medyo matulis kasi ito eh, yung red. Yung blue is flat lang. Ayan. Hindi po yun sila capable. Ayan. Hindi po sila capable. So, iwasan yung magdugtong ng iba't ibang kulay. Okay lang, kahit basta blue to blue, green to green. Ayan. Pero doon sa dulo, okay lang, blue. Saka doon sa kabila is blue. Basta yung sa dugtongan na talaga, hindi siya pwede. So, gets nyo? So, kung meron kayong ibang tanong, comment lang kayo sa ating YouTube channel. Para ganahan naman tayo sa ganahan tayo magturo. Actually, pasensya na kayo dito sa aking video kasi hindi talaga ako marunong mag-edit or ano ba yung mga epic dyan. Pasensya na sa mga may mali tayong mag-Tagalog kasi pero Bisaya talaga tayo. Pero pinilit natin na mag-Tagalog pala kasi marami tayong mga kapatid na mga Tagalog para maintindihan naman nila. Kasi if isang lingwahe lang yung gagamitin na like yung Bisaya is medyo komplikado po sa mga kapatid natin na Tagalog. So, pasensya nyo na rin yung Tagalog ko pala. Kasi yun din sa pinaktisan ko pa nga yung Tagalog eh. Kasi alam nyo na, Bisaya. Pero, pinilit na mag-Tagalog pa rin para maintindihan ng iba. So, pa-subscribe na rin po sa ating YouTube channel para ma-support. At mag-guide ko kayo kung soon mag-upgrade kayo sa OLT. So, dito lang yung, ano bang tawag dito? Dito lang tayo
matuto sa ating sa aking YouTube channel or may ibang YouTube channel naman nagtuturo, is maganda yung pag-edit nila ng video. So okay naman sa kanila, pero sa akin kasi is hindi pa ako marunong mag-edit. Sorry na. So ang sa atin lang is meron kayong idea kung paano talaga gagamitin yung Greenport na modem sa Blueport natin na NAC. So dito na lang yung video natin. So sana next video natin is naka-subscribe na kayo para updated naman kayo. So maraming salamat po sa mga hindi pala marunong mag-flash ng ipon or nahirapan. Pwede nyo akong i-PM kasi pwede naman ako mag-remote via TeamViewer pala para ma-flash yung mga modem ninyo. So maraming salamat po. Thank you very much. Babush!